Ampok sa Museo ng University of Santo Tomas ang isang malaking koleksyon ng mga religious image na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang bawat isa may kwento na tila naglalarawan din ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. May report si Tricia Safra. Halos 700 religious images mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang koleksyon ng University of Santo Tomas Museum. Sa dami, hindi nga raw kasya lahat dito sa kanilang Hall of Philippine Religious Images na binuksan noong 1997. Gawa noong 17th hanggang 19th century ang mga ito. May gawa sa kahoy at mayroon ding gawa sa ivory tulad ng crucifix na ito na isa sa natatangi sa koleksyon ng museo. Ayon kay Professor Regalado Jose, ito daw ang matuturing na isa o ito ang pinaka, kumbaga sa pinakamahabang ivory image na nakita niya dito sa Pilipinas. Maaaring isang Chinese carver daw na nasa Pilipinas ang umukit nito dahil mga Chino pa lamang daw ang may kakayahang umukit sa ivory noong mga panahong yon. Hinihiram pa nga raw ito ng ibang museo at maging ng ibang bansa para sa mga exhibition. Karamihan dito ay folk art o yung maliliit, payak at karaniwang gawa sa kahoy. Mga Pilipinos, meron tayong mga home altars, di ba? So they were used for home altars at saka yung for private devotion. Hitik sa kwento ang mga imahe tulad ng ulong ito ni Kristo na mula raw sa Laguna. Itong ulo na yan, nakakabit niya sa katawan ng Kristo ng leather, no? Tapos yung may tali yan sa likod. Pagkatapos, di ba, merong sete palabras. Sa bawat sinasabi niya, gumagalaw-galaw yung ulo. Ang mga imahe namang ito, tinatawag na poor man's Verina. Ito raw kasi ang murang bersyon ng mga mamahaling santo na nasa loob ng Verina. Refleksyon naman ng kasaysayan ng pananampalataya, ang imahe na ito ng Trinity na ipinagbabawal na ngayon. Mali yung doktrina, iisang Diyos, iisang persona na may tatlong appearances, Father, Son, Holy Spirit. Kasi ang doktrina natin, isang Diyos, tatlong persona. Kaya ang ibig sabihin nito, itong religious art, must express the true doctrine. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, naging mahalaga ang papel ng mga imahe sa pagpapalaganap ng Katolisismo noong panahong hindi pa uso ang literatura o mga babasahin. At ngayon, pinaiigting naman daw ng mga ito ang ating pananampalataya bilang mga paalala ng mga turo ng Katolisismo. Hindi raw masamang humalik o magpahid ng panyo o humawak. Basta, wag lang daw ituturing na may kapangyarihan ang mga ito. Nagiging masama yan kapag ina-attribute natin na itong bagay na ito ay may power na siya. No, yun nagiging anting-anting. Kasi lahat ng power naman ay galing sa Diyos. Tricia Zafra, GMA News.